Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen, ang programang may puso na kung saan kung meron kang pinagdadaanan na atin niyang pag-uusapan. Ikaw ang bida sa programa ng Mama ng Bayan. Sinong mama mo doon? Siyempre si Mama Colleen. Kawiner, bebe ko. Kung papipiliin ka kung mahal mo o mahal ka, mas pipiliin mo ba yung mahal ka? Di ba yun naman yung pinipili natin madalas? Pero paano kung makatagpo ka ng taong mahal na mahal mo at ayaw mo siyang mawala sa buhay mo kahit ang pagmamahal niya sa iyo ay parang hindi sigurado? Ilalaban mo pa ba? Kawiner, pakinggan na po natin ang kwento ni Jelly dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, ako si Jelly, 37 years old, isang dating sales lady sa isang mall. Ang buhay ko noon ay bahay, trabaho lang. Wala po akong time na gumala dahil mas nanaisin ko pang kumita ng pera kesa ipanggasto sa mga bagay na walang kwenta. Wala rin po akong boyfriend noon dahil ang priority ko ay magtrabaho lamang. O sadyang, noong mga panahon na yon, meron mang nagpaparamdam. Pero, wala naman ako ni isang napupusuan. May nagpupursige kaya lamang kalaunan, tumitigil din. Hindi naman ako namamadali, ewan ko. Basta abala lang ako ng mga panahon na yon. Hindi naman biro ang pagiging isang sales lady, Mama Colleen. Pagod ka sa ilang oras na pagtayo at pag-asikaso sa mga customer, lalo na kapag sale. Sa pagpasok ko sa trabaho, madalas akong nagji-jeep at LRT lamang. Ganun rin sa pag-uwi. Pero nung nagkaroon kami ng party dahil pagod na ako at wala na rin masyadong masakyan, nag-decide po ako na sumakay ng taxi. At dito ko nakilala si Ariel. Siya ang driver ng taxi na napara ko. Mama Colleen, makwentong taxi driver si Ariel. Nung una medyo hesitant ako makipagkwentuhan dahil ang dami ko ng pagod. On the other hand, parang mas okay na rin ito, at least hindi ako aantukin kasi mahirap na makahimbing ng tulog. Nasa taxi pa naman ako. Ang dami namin pinagkwentuhan hanggang sa hindi ko napansin yung oras. Nasa amin na pala ako. Bago ako bumaba, hiningi ni Ariel ang number ko. Single naman ako. Single din naman siya. Wala namang masama at wala namang magagalit kung ibigay ko yung number ko. Kaya ayun, bago ako bumaba ng taxi niya, binigay ko yung number ko. At sa pagpasok ko nga po ng bahay, agad akong nakatanggap ng text mula sa kanya. Nagagalak ako na makilala ka, Jelly. Sana ay maisakay muli kita. Mag-text ka lamang. Yan ang laman ng kanyang text at yun na nga ang simula ng aming istorya. Mama Colleen! Naging routine na ni Ariel ang batiin ako ng good morning sa text. Kumustahin ako sa kada araw. Minsan, dinadaanan niya ako sa bahay para sunduin at ihatid sa mall na pinagtatrabahuan ko or sa tuwing ginagabi ako sa trabaho, hinahatid niya ako para safe daw ako makauwi ng bahay. Feeling ko, as a Disney princess ako, Mama Colleen. Sa tagal kong walang boyfriend, ngayon lang po uli ako nakaramdam ng ganitong treatment. Nahihiya pa nga ako minsan kasi yung pagsundo at hatid niya sa akin, bayad na sana ng iba yun. Eh ako naman, abutan ko man siya ng pera o bayad, hindi naman niya tinatanggap. Okay na daw yun. Ang haba ng buhok, no? Basta driver ata talaga, Mama Colleen. Sweet lover. Yee-hee! Hanggang sa tinanong niya ako,
kumusta na siya sa puso ko. Makalipas po ang ilang linggo. Sabi ko, aba bakit? Nanliligaw ka ba? Piloso pong tanong ko. Sabay-sabi niya, hindi pa ba obvious? Hindi naman ako mag-e-effort kung wala lang to, no? At tinawanan ko lang siya. Hanggang biglang sumeryoso ang kaniyang mukha. Sabi niya, ano nga? Ngumiti na lang ako at sinabing, sasabihin ko sa'yo pagdating sa bahay. Ilang minuto pa ang lumipas, ibinigay ko na ang matamis kong oo kay Ariel. Nakita ko kung gaano siya kasaya nang sagutin ko siya. Lumipas ang 3 buwan ng aming relasyon. Nang sinundo niya ako para ihatid sa bahay, nagulat ako nung tila iba yung daan na aming binabagtas. Hanggang sa ipasok niya ang sasakyan sa isang motel. Tinanong ko siya kung bakit kami pumunta doon. Ang sabi niya, ayaw mo ba? Nakita ko sa mukha niya ang parang pagkadismaya. Naglalaban ang utak ko noon kung papayag ba ako o hindi. Pero dahil nandun na rin kami at labagman sa aking loob, pumayag na lang ako, Mama Colleen. Dahil ang goal ko, maging masaya si Ariel sa piling ko. May nangyari sa amin ni Ariel. Nabibilisan ako pero gano'n naman ata ang relasyon. Kailangan mong ipakita at iparamdam sa partner mo yung buong pagmamahal mo. Mga sumunod na araw, mas naging extra sweet pa po si Ariel. Nandyan yung mas nagiging touchy na siya at kung san-san na po dumadapo ang kaniyang mga kamay. Sa totoo lang, hindi po talaga ako komportable. Pero nilalabanan ko yung pakiramdam ko na yun dahil again, magjowa naman kami. Hindi naman na iba si Ariel sa akin. Hanggang isang araw, nagyaya na naman siya na pumunta ng motel. Nung time na yon, hindi talaga ako komportable na may mangyari uli sa aming dalawa. So tinanggihan ko muna siya. Naramdaman ko yung pikon niya, pero binaliwala ko na lang. Pagod ako at mas gusto ko na lamang na magpahinga. Makalipas po ang ilang araw, ang akala ko na mas lalalim yung aming relasyon. Tila parang ipo-ipo sa bilis ng pag-ikot. Dahil naging madalang na po ang pag-text sa akin ni Ariel. Kapag tinatanong ko kung bakit, rason niya, busy siya. Maraming biyahe. Sabi ko, galit ka ba dahil hindi ako pumayag na may mangyari sa atin nung huli? Wala siyang reply. Hanggang ang 3 times a week na texts, naging 1 times na lang. Sa totoo lang, nalulungkot ako kasi pakiramdam ko, sex lang ang habol niya sa akin. Oh no! Lumipas ang 1 buwan, nagtataka ako bakit tila hindi pa ako dinadatnan. Regular ako magkaroon at walang mimpis yun. Nung time na yun, kinabahan na po ako. Kaya agad akong bumili ng pregnancy tests. Nagdadasal ako na huwag sanang double line. Huwag sana ako buntis. Dahil hindi okay ang pakiramdam ko
sa relasyon namin ni Ariel ngayon. Pero Mama Colleen, ang inaasahan ko ang hindi nangyari. Dahil lumabas sa tests, nabuntis ako. Sabi ko, paano na to? Paano na ang trabaho ko? At paano ko sasabihin kay Ariel ito? Mama Colleen, yes, my pregnancy is unplanned. Hindi ko inaasahan na sa isang beses na may nangyari sa amin ni Ariel ay meron agad na mabubuo na bata. Tinawagan ko si Ariel at ipinaalam ko sa kanya ang aking sitwasyon. Imbis na matuwa sa balita ko dahil magiging tatay na siya, una niyang sinabi sa akin na sigurado ka bang sa akin yan? Oh no! Mama Colleen, oo, iisang beses lang may nangyari sa amin. Yun nga eh, isang beses lang naka-jackpot pa siya. Pero ang sakit lang na i-deny niya ako at ang bata sa sinapupunan ko. At ang masakit, ang masabihang madaling sabihin na anak ko yan, pero wala kang proof. Gusto ko magpa-DNA ka, patunay na sa akin ang batang yan. Oh no! Mama Colleen, wala akong kapera-pera pang DNA. Saan naman ako kukuha? Kawawa naman yung anak ko dahil mukhang ipapanganak ko siya sa mundong ito na hindi siya kikilalanin ng kanyang ama. Karating sa mga kapatid niya ang nangyari, Mama Colleen. In fairness po, nakuha ko yung simpatya ng kaniyang mga kapatid. Kaya walang nagawa si Ariel kundi ang magsama kami sa iisang bubong. Dahil sa pagbubuntis ko, natigil ako sa pagtatrabaho. Si Ariel muna ang bumubuhay sa aming mag-ina. Hindi ko masabing ayos ang aming pagsasama. Sinusubukan kong maging mabuting partner sa kanya. Pero kahit magkasama kami sa bahay, never niya po akong sinuyo. Parang ang nangyayari lamang po, uuwi siya, kakain kami ng sabay, matutulog, at minsan may nangyayari pa rin sa aming dalawa. Pero, kinabukasan, ganun na naman. Ipapamukha na naman niya sa akin na paanong naging instant tatay siya at yung bata, pwede ko raw ipaako naman talaga kahit kanino. At sasabihin niya na baka hindi talaga sa akin yan. Paulit-ulit niyang sinasabi na hanggat wala daw akong pruweba na maipapakita na magpapatunay na siya ang ama, mananatili siya sa paniniwala niya na hindi kanya yung bata. Oh no! Lumabas na lang ito sa aking sinapupunan, ni kargahin ang bata, hindi niya nagawa. Oh no! Nakakalungkot lang na magkasama nga kami sa iisang bubong. Eh parang ginagamit niya lang ako kapag gusto niya. Pero wala naman siyang pagmamahal sa akin, maski sa anak naming dalawa. Nasabi niya na rin sa akin na tigilan ko na daw yung pagmamahal ko sa kanya dahil talaga raw wala akong mapapala. Nandyan yung gumagawa pa siya ng kwento labad sa akin. Yung pinagbibintangan kaming mag-ina na nagnakaw daw ako ng ATM niya, pinapalabas niyang gipit daw ako sa pera, at maraming pinagkakautangan, sinasabi niya sa mga kapatid niya, kaya ako daw nagawa na pagnakawan siya, at marami pang gawa-gawang kwento para lang masira ako sa mga kapatid niya. Oh, no. Pero salamat kasi, mas pinapaniwalaan pa rin ako ng mga kapatid niya. Kaya kahit, Mama Colleen, pinanghihinaan ako ng loob, lumalakas ito dahil alam kong may naniniwala
sa aming mag-ina. Masakit. Masakit na masyado. Sa totoo lang, ang paghinalaan niya ako, kaya ko pa siguro eh. Pero yung i-deny niya yung bata ng paulit-ulit, nasasaktan ako para sa anak ko. Ano po ba ang dapat kong gawin, Mama Colleen? Maraming salamat po. At muli, ako po si Jelly, 37 years old. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. With Mama Colleen. Real talk. Real talk. Real talk. Girls! Mga kababaihan, never give in to men's desire, lalo kung wala pang sealed ang inyong pagsasama. Kasi lagi po tayo yung talo eh. Totoo na sa lalaki, wala pong mawawala. Pero sa ating mga babae, nasa atin po lahat ng bigat, sakripisyo, kapag ka meron pong nabuo na bata sa ating sinapupunan. Yes, we give in sa tao, lalo na kung mahal natin. Ganun tayo magmahal eh, kaya nating ibigay ang lahat. Pero sometimes, di ba? Yes, sometimes this is our way para i-prove nga how much we love them. But again, bago mo ibuka, siguraduhin mong siya na nga ba talaga? Wala namang masama na mag-take time tayo eh. Wala ring masama na mag-antay tayo sa tamang panahon na sigurado ka na. Kaya sa paulit-ulit kang mapapasok sa maling tao na akala mo ay tama para sa'yo. Marami na po tayong narinig na ganitong senaryo. Sana po, tayo po eh matuto na. Diba? Kung hindi po nagawang mag-ingat nung lalaki, ikaw na yung mag-step up. Ikaw na yung gumawa ng paraan para ma-protectionan ka sa unwanted pregnancy. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na parang, teka lang ha, oo, ginusto mo rin naman eh, diba? Aminin natin, huwag tayong magpaka-impokrita dito. Ginusto mo na may mangyari sa inyo. Hindi mo pwedeng sabihin na Mama Colleen, hindi pa talaga ako handa. Mama Colleen, hindi pa talaga ako ready. At the end of the day, pumayag ka. Ginusto mo. Diba? Oo, Mama Colleen, ginawa ko lang naman kasi mahal ko siya. But again, at the end of the day, you decided that night na ibibigay mo pa rin, ginusto mo pa rin. Again, pwede nating labanan eh. Kung talagang labag sa loob mo, pwede naman talaga eh. Maraming paraan, di ba? Kapag ka talagang ayaw mo eh. Again, ginusto mo rin. So sana. Ganyan na, alam mo, during na may nangyari sa'yo, hindi pala siya nag-ingat. Sinutok niya sa loob. Sana ikaw na lang yung nag-step up. Gumawa ka ng paraan para mapigilan ito. Very good ka na tinanggihan mo siya on the second attempt. Pinangatawanan mo na finally na, hindi talaga, wag na muna. Pero yun nga lang, ang minalas-malas ka, sa unang ganap, meron agad na buo. Jackpot! Diba? So yun lang. I hope the story of our letter sender na si Jelly, munti ko na masabi yung totoong pangalan. Si Jelly, itago natin sa pangalang Jelly. Sana po maging lesson ito para sa lahat. Again, before we give in, siguraduhin kung meron na ba talagang matibay na sealed ang inyong relasyon. Okay? Okay. Kawinner, please, anong masasabi mo para sa kwento ni Jelly? Mag-text ka lamang sa 09-77-7000-915 or kaya naman po ay mag-comment sa latest post ni Mama Colleen sa Facebook.
Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida sa programa ng Mama ng Bayan. Actually, marami pa akong gustong sabihin, pero ire-reserve ko na para sa'yo. Reminder na lang yung sa akin, na girl, maging matalino tayo. Girl, ibigay lang natin kung saan dapat o kanino dapat ibigay ito. Para wala tayong pagsisihan, bandang dulo. Once again, this is the story of Jelly. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.